Sa panahon ng pandemya, maraming mamamayan ang masyadong naapektuhan, lalo na ang mga nawalan ng trabaho, mga nagkasakit at mga nagpakasakit at nagbuwis ng buhay. Tunay ngang ang panahong ito ay punong-puno ng mga hamon, suliranin, pag-aalinlangan at mga agam-agam. Ang mga magulang ay patuloy na nagtatanong sa kanilang sarili kung paano na ang kinabukasan ng kanilang anak. May tugon ng ating kalihim ng edukasyon dito na si Secretary Briones. The children cannot wait. Education cannot wait. We have been doing distance learning, blended learning for decades and decades. Blended, kung anong sitwasyon, halimbawa sa isang eskwelahan, kung ano ang pangangailangan, anong estado ng mga bata, mag-a-adjust ang teacher, mag-a-adjust ang school. Depende sa availability ng communication. Handa ka na ba? Excited ka na ba? Kinakabahan ka ba sa ating new normal na pag-aaral? Huwag kang matakot, huwag kang kabahan, dahil nandito ang kagawaran ng edukasyon, Division ng Maynila, at ang ama ng punong lungsod ng Maynila na si Kagalang-galang Isko Moreno para tayo ay tulungan sa ating pag-aaral. Upang maipatupad ng mga paaralan ang naturang Learning Continuity Plan ng kagawaran sa Maynila, nagkaroon ng pagpupulong ang Schools Division Superintendent Dr. Maria Magdalena M. Lim at ang mga punong guro kasama ang mga hepe at supervisor ng SDO Manila. Napagkaisahan nila na habang hindi pa pwede ang face-to-face ang guro at bata, modular at online distance learning muna ang ipatutupad sa mga paaralan. Tinalakay din ang paggawa ng database para sa tablet distribution by barangay alinsunod sa kautosan ng Pamahalaang Maynila at ang pagbabahagi ng mga module para sa first quarter. Ang mga mahahalagang impormasyong tinalakay sa pagpupulong ay mabilisang ipinahayag sa mga kaguruan ng Florentino Torres High School ng punong guro na si Ginang Maria Pura S. Talatag sa pamamagitan ng video conference o Google Meet gamit ang gadget. Habang nagaganap ang mga pagpupulong, sunod-sunod naman ang mga webinar at mga write-shop ng mga guro at mga puno ng kagawaran sa iba't ibang asignatura sa pangunguna ng kanilang mga supervisor upang makabuo ng mga module bilang paghahanda sa first quarter ng panuruang taon 2020-2021. Ang mga binuong module ng mga guro at head teachers ay dumaan sa masusing pagtataya, pagsusuri at pagwawasto ng mga validators ng Curriculum Implementation Division, SDO Manila, sa pamumuno ni Ginang Aida H. Rondilla. Matapos ang validation ng komite, ang mga module ay dumaan sa paglilimbag at pagsasaayos ayon sa iba't ibang baitang at asignatura. Kasabay ng paghahanda ng mga module ay sunod-sunod na pag-aaral ng mga guro sa makabagong pagtuturo na tinatawag nating webinar gamit ang iba't ibang gadget tulad ng cellphone, laptop, desktop at tablet. Bago ipamahagi ang mga module sa mga bata, nagkaroon muna ng virtual orientation meeting ang mga magulang at mga mag-aaral sa pamumuno ng punong guro ng paaralan tungkol sa mga bagong pamamaraan ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Binanggit din dito ng punong guro kung paano kukunin at ibabalik ang mga module at ang paggamit ng gadget na ipagkakaloob ng Mayor ng Maynila. Pagkatapos pulungin ng punong guro ang mga magulang at estudyante, sunod niyang pinulong ang mga opisyales ng barangay sa pamamagitan rin ng Google Meet at ito ay tinawag na Ugnayang Barangay at Paaralan sa Florentino Torres High School na kung saan tinalakay ng punong guro ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng barangay sa pag-aaral ng mga kabataan. Kaya dito rin napag-usapan ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Torres High School at ng mga barangay na sumasakop na nagsasaad ng mga responsibilidad ng barangay at paaralan sa pagtanggap at pagbalik ng mga module. Kaya matapos ang ugnayang pagpupulong, dinala ng staff ng paaralan ang kahon sa Barangay 170 na paglalagyan ng mga module at pinapirma ng MOU ang barangay chairman. Nang handa na ang mga module para sa distribution sa iba't ibang paaralan, nagpalabas ng memorandum ang SDO Manila ng schedule kung kailan ang pick-up ng mga module hanggang ito ay makarating sa mga paaralan.
Paghatid ng mga module sa paaralan, nakahanda ang mga gurong nagkusang loob na tumulong sa pagkasaayos ng mga ito. Masusing inayos ang mga learning packages na naaayon sa bawat grade level at section. Matapos maayos at nagkaroon ng paghahanda sa takdang araw ng pagbabahagi sa bawat grade level. Magkakaroon ng pagpo-post ng anunsyo sa FB page at sa tapat o gate ng paaralan para sa schedule ng pamamahagi ng mga learning packages. Oras na ng pamamahagi ng mga modules o learning packages. Ang mga magulang na kukuha ng mga module ay kinakailangang sumunod sa mga health protocols gaya ng pagsuot ng face mask at social distancing. Ang guro o tagapayo ng mga mag-aaral ang siyang katuwang sa pamamahagi ng learning packages kung siya ay malapit sa paaralan. Sa unang buwan ng first quarter, habang hinihintay ang pamamahagi ng tablet, ang mga magulang ang siyang magsisilbing guro at gagabay sa anak na matutuhan ng nilalaman ng module. Wow! Teacher nanay at teacher tatay! Subalit may mga bata rin naman na gustong matuto mag-isa na kahit walang gabay ng mga magulang ay kayang-kayang intindihin at sumagot sa mga hinihiling sa module. Ang mga sinagot ng module ay dadalhin ng mga magulang sa dropbox ng paaralan sa barangay hall at ito ay kukunin ng staff ng paaralan sa barangay. Ang mga guro ang nag-aayos ng mga ibinalik na module at sinagutan ng mga bata sa mga dropbox by section at by subject. Ang mga bata ay may option din namang sumagot gamit ang online platform kung siya ay may gadget sa tahanan tulad ng cellphone, laptop o tablet at maalam gumamit ng iba't ibang application nito. Maaari niyang i-upload sa Google ang kanyang kasagutan sa module sa kanyang guro at sa patnubay ng magulang o tagapangalaga. Sa pagsapit ng panahon na ang lahat ng mga batang Maynilang nag-aaral ay mabibigyan na ni Mayor Isko ng gadget o tablet, ganito ang matutunghayan natin sa klase. Panoorin natin ang klase ni Sir Relly Tapalgo sa Grade 8 PE. Flexibility. Flexibility is an important component of physical fitness and has many positive effects on the body. For instance, it improves mobility, posture, muscle coordination, reduces the risk of injuries and muscle soreness. Sa online distance learning o tinatawag nating Google Classroom o Messenger Chatroom, maraming application ang maaaring gamitin ng guro at mga bata upang sila ay magkaroon ng ugnayan at interaction na ginagawa rin sa klase kung face-to-face. Ilan sa mga ito ang 1. Checking and monitoring of attendance. 2. Online recitation. 3. Online submission of activity sheets and assignment at marami pang iba. Sa online distance learning, maaari rin ang guro na mag-anyaya ng mga process observers sa kanyang klase gaya ng mga puno ng kagawaran, punong guro, mga supervisor at iba pang kaguro. Alamin natin mismo sa mga bata at kanilang mga magulang kung ano ang naging karanasan at komento at damdamin nila sa ganitong new normal na pagkatuto. In these days, in this online class, I feel like we should not be afraid. Students should be more open and willing to participate in different activities for online class. In the end, we're still millennials. We're used to this. So we should take this as a benefit to improve our learning and to focus more on self-study. For me, DepEd and the government was able to do good designing the online class and modulars for the students to be able to continue on with their studies. When Alcin told me about the online class that they were going to participate into, I felt at ease because I know Torres is already doing a good job of performing or letting the students learn in an alternative way to this pandemic. As a parent, let's just all stay positive. The equation is going to be simple. The modulars and the online class, thus our children's participation and our support would be equals a good school year for everyone. Sa ganitong pamamaraan ng pagkatuto, masasabi nating tuloy ang edukasyon ng ating mga minamahal na mag-aaral. Sulong edukalidad, DepEd tayo. Para sa bata, para sa bayan.